Magandang araw mga kahabi, welcome back to our channel. And for today's video, ito, i-review natin kung anong mga bloodlines itong mga pang south natin ng 2020. Ayan. So, lima nga lang sila na na-registro natin kasi naliit na tayo sa rings. Hindi tayo nakakuha ng mga iba pang pang-entry. Ngayon mga kahabi, isa-isay natin kung anong bloodlines itong mga to. Tsaka kung ano yung mga condition nila ngayon na going 3 months na rin kasi sila. So kumustahin natin kung ano yung status nila, yung performance nila. So yan, samahan nyo kami mga kahabi para malaman nyo rin kung ano yung mga linyada ng ibon natin dito. So ito mga kahabi, yung isa sa mga warrior natin ng pang South 2020. Ang color niya is black check. Tapos ang possible gender nito is cock. So kasama natin ngayon yung brother ko para i-discuss kung ano yung mga linyada ng mga ibon natin na sasali sa race. So ito, ang tatay na ito, Peter Vandermeer by Black Diamond. Tapos ang nanay niya, Vandenbroek. So yun mga kahabi, so mabigat talaga yung linyada nitong ibon na to. Ang tatay niya pala is Black Diamond by Peter Vandermeer, tapos yung nanay niya is Vandenbroek. Yung parents ito mga kahabi, sa susunod na video ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura nun, tsaka kung ano yung mga achievements ng mga yun. So yun mga kahabi, proceed tayo sa bird number 2 natin. Ito mga kahabi, nest mate to nung nauna nating ibon. So possible hen naman to, black check din yung color niya. Tapos ayan, so makikita nyo mga kahabi, ongoing yung molting niya. So ayan mga kahabi, ang tatay nito is Black Diamond by Peter Vandermeer nga. Tapos ang nanay niya si Vandenbroek. Tapos ayan, kung mapapansin nyo mga kahabi, nagcut na tayo ng dulo ng flights nila. Para nga matuyo na to para sa pagdating ng training. Mapalitan na, makapag fully molt na siya. So yun mga kahabi, proceed tayo sa bird number 3 natin. Ito mga kahabi, yung third bird natin. Bali ang linyada nito purong galing kay ano to, Sir Erwin Bulisay. Ayan, so yung tatay niya, finisher ng aparian. Basta mga kahabi, mga ibang breeders natin, sa next video i-discuss natin kung ano yung mga linyada at saka kung ano yung mga achievements nila. Nabanggit ko lang ulit ngayon kung ano yung linyada nito. Etong ibon na to, sana mag-perform siya ng pang long distance kasi ganun talaga yung mga record ng mga parents ito tsaka ng mga ibang ibon pa ni Sir Erwin Bulisay. So proceed tayo sa bird number 4 natin. Ito mga kahabi, yung fourth bird natin. Bali ang line nito is, ang tatay nito is off color na opal white bar under rival line. Tapos ang nanay naman nito, Benito Goke by Taiwan. So yan mga kahabi, ito yung isa sa pinakamalaking young bird natin ngayon na sasama sa South 2020. Ayan.
So proceed tayo sa last bird natin. Ito mga kahabi yung last bird natin. Nestmate siya nung blue bar na pang fourth bird natin. Ang tatay niya is opal white bar na Rooibal line. Tapos ang nanay niya naman is Vandenbroek. So ito yung isa sa mga off color na naikukwento ko sa inyo na isusubok natin sa race. Bali magiging kasabayan niya sa South 2020, puro mga regular colors or mga wild type colors. So subukan natin kung may ma-achieve na tayo sa off color para ma-develop pa natin yung mga ibang off color lines natin. So ayan. So ito na mga kahabi yung mga pinakita ko nga sa inyo, mga ibon natin na pang south natin ng 2020. Kahit na lima lang yan, susubok pa rin tayo kasi nga naliit na nga tayo dun sa rings. Tapos ang isa sa naobserbahan ko sa kanila mga kahabi, since hindi nga sila ganun ka-crowded dito sa cage natin, sa flying loft nga natin, ang katawan nila mga kahabi halos pare-pareha sila. Tapos ang gaganda ng kondisyon kasi nga sa ngayon, since under 3 months pa sila, ang pinapakain pa natin sa kanila is breeder mix pa rin, solid na maxi breeder mix. Tapos sa vitamins, bantay sarado tayo. So far mga kahabi, napakaganda ng kondisyon ng mga ibon natin. Pero meron akong isang naobserbahan dito sa ibon natin na nasa right side nyo. Ito, yung black check na possible hen na yan. So, ito kasi yung YB na naabutan ng lamig nung time na yun eh. So, oobserbahan namin siya sa training kung kaya niya ba talaga. At if ever na hindi niya kayanin sa training, siguro kung makakawi siya, i-stack na lang muna namin siya. Or better na rin kung hindi na rin namin siya isama ng training, kung dito pa lang sa toss namin is hindi na siya nagpe-perform na maayos. Mag-focus na lang muna kami dun sa apat na natitira. So yun mga kahabi, medyo umaaraw, umuulan ngayon dito sa amin. Pero yung condition ng mga ibon, still, kahit na molting season at kailangan nila ng masyadong, kahit na molting season na medyo stress sila, magaganda pa rin yung condition nila. So far maganda yung program nila ngayon. Tapos i-share ko yun sa susunod kung anong program yung ginawa ko sa kanila up to 3 months. Para may guide na rin tayo kung gusto nyo yung gayahin. So hopefully mga kahabi, pagdating ng training natin, makalusot itong mga to, at pagdating din ng proper race natin, makalusot. Tapos good luck nga pala dun sa mga nagte-training ngayon. Sobrang smash lagi yung training sa mga... So yun, ingat lang sa mga alaga natin. Tapos ito mga kahabi, ipapakita ko sa inyo. Itong nasa pinakataas na to. Ayan. Napakagandang ibon yan. Red bar siya. Ash red bar. So stock bird namin yan. Gagamitin natin soon yan. Nasa around 4 months pa lang yan, pero napakaganda niya na. Tsaka mukhang matigas talaga. Isasabay din natin siya sa training nitong mga to. So subok na din kung kumusta yung combinations ng linyada natin. So yun lang mga kahabi, pinasilip ko lang sa inyo itong mga young warriors natin para alam nyo na rin kung ano yung mga linyada nila. Tapos sa susunod na training nila, i-update ko na lang kayo. Tapos yung programs nila na ginawa natin na mula preparation ng breeding season hanggang sa 3 months old nila, i-share ko din yun para at least kahit papano yung guide natin, masubukan natin kung effective talaga or hindi. So yun lang mga kahabi, maraming salamat sa panood. See you on my next video. Keep safe and God bless.